gather here today to conduct itong initial namin na action for 2021, no? Nakita niyo ba yung ano, yung lugar? Napakaganda, no? Yes, sir. Ito yung dahilan kaya kailangan natin protektahan ito kasi akala nung maraming tao pag nakakita sila ng napakagandang lugar, ito nila, kanila na. Maraming umaangkin, no? Kaya tayo nandito ngayon, ito yung official na para protektahan ito, no? Protektahan natin ito. Bakit natin siya po protektahan? Sabi nga ni Red Loli kanina, ito ay water jet, water source. Pagka ito ay naubos ang mga puno sa taas, wala lang makakapdo ng tubig para dumaloy sa baba. Pati yung lahat ng nakatira dito, lahat ng stakeholders ay apektado. Yung mga native, yung mga nakatira dito, pati yung mga nasa low-lying areas like Metro Manila na umaasa sa tubig na nagmumula dito. Ngayon, kung makikita natin sa dinaanan natin, marami mga landslides. So, maraming ginanim na mga na hindi nakaka-hold ng ano, ng soil. Kaya maraming landslide, nag-imiro. So, ngayon, mag-i-introduce tayo ng mga native species. No, yung endemic dito, yung indigenous trees. Yun ang itatanim natin para mga deep rooting. Ito ay itatanim natin hindi para pagdating ng araw ay i-harvest natin ito. Ito ay para nandito na siya. Mababayaan natin ito na mag-isa. Walang tao dapat dito kasi ito ay wildlife protected area. Kailangan babayaan lang natin siya na mag-regenerate siyang mag-isa. Kailangan walang human activity. So, meron tayong mga police na nandito, mga army na inassign namin na magbantay dito. So, ang gagawin nila, walang papapasukin dito sa area na ito, itong protected area na ito. Ngayon, nagpapasalamat kami hindi ko kalahin ganito karami, no? Unang-una, ang pinapasalamatan ko ay si DG Bantag, no? Being the highest mammal siguro sa amin dito, no? Dito siya, Director General Bantag of Bucor, no? Meron pa bang of course, Red Loli, no? Nandito, Red Loli Tamayo. Yung mga army troopers natin, maraming salamat sa inyo, ha? At saka yung mga special action force and PNP local ng Region 4A, maraming salamat sa pagdating ninyo. Yung aming mga klase sa Gapay Class 96, nandito po sila. Yung iba, naglalakad pa. Yung misis ko, parang siya pa. Iiwan ko. Kung kaya ko nag-subscribe, nagagalit sa akin yung mga kaya. Anyway, tuturuan tayo kung paano mag-subscribe. Okay? Yes, sir. They will orient us, ano? O, sino mag-orient sa atin? Para mag-start na tayo. Okay, so, tingin lang ako doon sa ano? So, ito po. Literally, makakalikasar ka kasi we are in the middle of a watershed. Welcome po, this is Marikina Watershed to. Una sa lahat, itong unang magbigay po kay sa aming Undersecretary for Enforcement, si Yusek Rinado, sir. Magandang baga po. At ang kanyang makasamahan, from Central Office, nama sila Director Lil Tamaria ng Bureau of Enforcement. Siyempre yung mga kasama natin, mga taga-PNP dito sa Region 4. Maraming salamat po sa inyo. Bureau of Fire Protection, Bucor, subong mga Philippine Army, local government unit, mga kasamahan sa TN, at magandang umaga po. Bucor is very very busy sa ginagawa natin. Kasi narito po tayo, as you can see in the rewild our nature. Then ultimately save ourselves. Alam po niyo itong Marikina watersheds, isa po ito sa mga watersheds, more than 2,000 watersheds sa buong Pilipinas. At yung condition po nito ay kagaya rin ng maraming watersheds sa buong Pilipinas. Wala na rin masyadong forest cover. Yan po ang problema na gustong-gustong masolusyon na ng aming mana sekretary. Kasi alam niyo ang ating mga watersheds sa Pilipinas,
23% na lang ating forest cover, napakababa. Out of 30 million hectares, mga 7 million na lang may forest. Sabi ng mga dalubhasa, dapat daw at least 40% ng forest cover ng isang bansa para sa isang balance and helpful ecology na nakalagay sa konstitusyon. Yung atin, 23% na lang. So napakalaki na ating dapat habulin. Ano? Kaya po ito, ito ating gagawin ngayon, parte ng ating National Greening Program na ibalik ang mga nawalang kagubatan. Kaya po, nagpapasalamat kami sa inyong pakikisa at sana maging maging regular na parte ng ating buhay ito. Magtalim tayo ng puno, hindi lang sa mga watersheds, kundi ka sa mga likod bahay natin at sa mga ating spaces sa ating mga lugar. Dahil ito, hindi para sa atin, kundi sa ating mga generations na darating. Para sa kanila ito, lalong-lalo na ngayon, medyo mainit ang usapin ng climate change. Ano? Yung nangyari po na malakarang bagyo, kung sa itong ating watershed ito, Marikina, River Basin Protected Landscape ay isa sa mga masyadong naapektuhan. Kasama na po yung Cagayan River Basin doon sa may Tuguegaraw, Cagayan, and then of course yung Bicol River Basin, including Catanduanes doon sa Region 5, at saka nga po ito. That's why yung Build Back Better Task Force na pinuuna ng ating mga nakalihim para mapanumbalik natin ang sigla ng ating mga watershed. So, matagtagan natin ang ating forest dahil sabi nga nila, the forests are the lungs of the earth. Ano lalong-lalong ngayon, parang ng pandemya, kumahina ang baga natin, diba? Eh, hindi tayo tatagal. Kaya nga po, pagtulungan natin, pagalingin natin, pasigyan natin ang ating lungs para maging mas maayos ang ating pamumuhay, ano? Kasi marami pong bagay ay naka-touch base sa mga resources na kagaya nito. Without this, walang mayayari sa ating mga ginagawa araw-araw. Kaya maraming salamat po again sa inyong pakikisa on behalf of our secretary, aming mga sama sa DNR, dito po sa Region 4 Calabarzon, maraming salamat po. At sana maging, sabi ko nga kanya, maging regular na parte ng ating buhay ang pagtatarim ng mga puno. Maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome. Welcome po sa DNR, NCR vlogger po. Anong pangalan po? JJ po. Ayan si Sir JJ. Kayo po yung nagbabantay dito. Ah, sila yung mga masungid warrior dito sa Bulubundukin. Ayan, bakit eto nga po. Ano po yung mga tinanong po, ayan, mga tinanim natin dito ngayon? Ara po. Saka sa mga po, gawait lawaan. Puro native tree po sa atin. Native tree. Then may mga prutas din daw, mga duhat, ganun, langka. Ah, ayan si sir. Ilan po yung mga kuan po natin? Yung mga puno na tinanim po natin ngayon? 1,100 po. Ah, mahigit 1,100. Ayan. Grabe. Ayan, maraming salamat Sir JJ. Siya po yung ano tawag dito? Sila yung nagbabantay dito parang mountain warrior. Parang nagbabantay sila, basta yun. Ayan, thank you po Sir JJ. Ayan mga Kasabi TV, at ito nga po ang tree planting activity natin dito sa may Baras Rizal, dito sa may Kapulbundukin. O malayo-layo ito mga Kasabi TV. At ito matataw na umulog dito ang labing na tinig. Ikutin po natin hanggang sa may baba po. Talagang super experience talaga. Thank you.
sa baba rito para lang manapin natin itong